Hey, welcome back, Ben and Tribao. We're helping you create a more meaningful life and work with passion and purpose. Today, I'm very excited sa guest natin, which is Nancy Lee. She's a single parent, has a corporate job, and still pursuing her passion sa art. At kung isa kang estudyante, isa kang parent, or still have a day job like us na gustong i-pursue yung passion sa creative work or fine arts, pagpipinta, or other craft, this episode is for you. So, tara, makinig na tayo and let's enjoy the discussion today. Hey, welcome, Ben. Today we have a very special guest, very close to my heart. I haven't seen her for a while. Parang since nagwalay kami ng trabaho, and now we've just seen each other now, like literally now, online through this platform. Pero I'll introduce you our second guest for tonight. She's a single parent. She has a corporate job. She's a project manager, and she's also an artist. I guess that's what she's been doing. And I would love to introduce you to Miss Nancy Lee. Kamusta, Nancy? Hey, thank you for having me tonight. So it's an honor to be your guest. And thank you kasi minention mo na I'm very close to your heart, and if you imagine what we've been through in the past when we were still on our previous company, ang dami din natin pinagdaanan. And here we are after several years face-to-face online. Ayan. True. It's been a while, but I would love you to talk about what you've been doing, and I believe our audience can get really juicy value from what you've been doing. First, can you tell me a little bit of background? What do you do right now? Ah, okay. So what I currently do right now is I work in an IT outsourcing company here in the Philippines. So it's a globally known company. But at the same time, I also do side hustle as a artist. A regular artist, or what you also call a painter. So I started balancing this career since 2017. So art has always been my passion since I was young. But as you know, practicality-wise, we have to do what is necessary to keep our family and financial matters afloat. So that's why I'm in the IT industry. However, syempre, hindi pa rin nawawala sa akin yung pagiging artist ko. So a few years back, I came back to this, to being an artist again. Ayun. Okay. So, ayan, she's still having her corporate job. So, not normal na tao si Nancy. She still have the 9-to-5 job or 8-to-5 job that sa atin sa Pinas, but you still have this passion of yours na you're trying to cultivate, and I would say probably side hustle. Kung tell us about your journey, tell me about your journey, how you started going back or cultivating it again or pursuing it. Paano ka nagsimula ulit? Actually, it started because when a previous partner of mine decided to move into a bigger house in Paranaque, we needed furnitures. Siyempre, yun ang mga pinakaunang kailangan nyo sa couple if you start living in together.
So, syempre financially, our corporate salary, hindi niya afford na makapag-provide mga furniture. So, I started to paint and magbenta ulit ng mga painting. And sa awa naman ng Diyos, it allowed me to konti-konti na buuin yung mga furniture na kailangan namin. And then, later on, at the office, yung mga kakilala, doon nila nakita na, Nancy, nagpipaint ka pala. Ang ganda, gawa mo ko ng ganito. So, slowly, since then, nagpipinta na ako ulit. Ayun. Wow, okay. So, doon talaga siya nag-start ulit. Okay. Thank you sa previous partner mo. And at least, nandito ka sa direction na gusto mong tahakin. And very limited people, probably few people are still doing it. Like, they have a corporate job. Oh, I still have a corporate job. I'm also doing this. I love talking to people like you and bring them to our audience and make sure na they get value out of your story, your raw story sa audience natin. But, I hope na makapag-share ako ng madami as much as yes, I can. I know you. Inspire others as well na to be brave and not to shy away from their passion. Ayun. Fair. Narinig nyo? So, be brave and not shy away from your passion. So, sabi nga natin, we still have a day jobs. We still work sa corporate job. And we're still doing it. We're still doing this. This is what we call a side hustle. Pero it can't have the idea na parang we want to do this just for money, di ba? Yung side mm-hmm. hustle. We want to make sure na we still do. I mean, we love what we do. Kasi kung di mo gusto yung ginagawa mo, kahit 1 million pa yan, or they pay you billions, or all the money in the world, minsan talaga you're gonna fail. So, actually, you have a point when you mentioned na, alam mo, it's not always about the money. Kasi when we talk about art, it's a part of yourself. It's something that it will embody you. So it will also represent you to others. So for me, when I make art, it's not all about money. I also think about the quality of the artworks that I create. I take time to study first bago ko siya i-apply sa canvas mismo directly. The color combinations, the elements, what is the feeling that I want for the painting to portray. I'm not really the artist na quantity over quality, because nowadays, ang daming ganun. Nagma-mass produce sila, nagtatapon lang sila ng paint on the canvas and they just call it art. I'm not judging. But on how I do my art and how I see it, I need to spend time with it. I need to conceptualize, internalize before I put it on canvas. Yung talagang pinag-isipan, pinag-effortan. And kahit sabihin mo yung mga abstract pieces ko, hinagisa lang ng kulay o naglagay-lagay siya ng color, hindi siya ganon. There's a right way of putting colors together on a canvas. Alam mo yan. Ayan. There you have it, guys. So, I mean, it's not just all about quantity. It's always quality over quantity. Nancy, can you tell us, kung ako, like, I still have a corporate job, I'm a single parent, or I'm a student right now, ano yung mga pwede kong gawin just to cultivate yung passion and not parang hindi mawala sa akin yung idea na, okay, I still have a corporate job, I have to pay my bills, I have to put roof over my head. Mm-hmm. But down the line, may mga dadaanan kayo, may mga setbacks ka or what. How can you have that motivation? Ano yung mga recipe mo just to keep you moving? Alam mo, that's a very good question. Kasi at some point, as we grow older, we would realize, ano ba talaga yung gusto nating gawin in life? What's our purpose? Kasi back in the days, wala naman talagang technology. People are relying on their craft talaga to survive during those ancient times, right?
So if aalisin mo yung technology na meron tayo ngayon, alisin mo yung corporate roles that we have in life. Ano ba ang passion mo? Ano yung pwede mong gawin that kaya mo siyang gawin until you die, until the day that you die? Alam mo yung something na kaya mo siyang gawin for a very long time until the end of the days, di ba? So for me, naisip ko siya na, okay, so kung aalisin ko ang corporate career, ano ang gusto kong gawin? And at some point, naisip mo na, alam mo, I'm living this life and I can't just be maybe a term that what we call a corporate slave. I need to also enjoy and enrich ano ba talagang gusto ko and fulfill my deepest desire in life. So for me, it's my passion is art. Maybe sa inyo, ang gusto nyo cooking or yung iba woodworking. Yung iba mahilig pala maging creative in this way that you talk to people. Iba-iba yung passion natin eh. So for you to be motivated, isipin mo na lang pag wala ka na sa corporate world, ano ang magiging work mo? So syempre magre-revert ka, ano ba yung innate skill na binigay sa akin ni God na pwede kong gamitin at gusto ko siya until the day that I die. 'Di ba? Na pwede ko rin pagkakitaan. So let's say sabihin natin na magaling ka mag-makeup. So pwede mo naman siyang gawin na side hustle. You can start from there. You can start research. Bumili ka ng mga materials na kailangan mo. So I also started that way. Na inisip ko 'yon, sabi ko, pagtagal-tagal, I can't keep this kind of life. So at some point, I'll get old. I will retire from the corporate world. So I need to still be able to provide for my family when that day comes. Kasi hindi naman tayo pwedeng umasa lang sa mga magiging anak natin or anak natin. So, kaya as early as now, kahit I'm over 30 na, I still went back to this passion. Ini-enrich ko pa rin siya. And how do I do it? So, ang ginagawa ko is, ngayon we all have access to YouTube. Ang daming mga vocational school or mga short term na mga classes related to art. Yung iba paid, yung iba free. So, makikita mo naman siya sa Facebook. Or you can even reach out to me if you are interested. Pwede kitang tulungan makahanap ng school na nag-offer ng fine arts. I am currently enrolled at the same time sa GK College as a fine arts major in painting student. So, binabalance ko lang siya sa work ko. I balance it together with yung artist career ko na nagpe-paint ako. Mommy duties as well kasi I'm a solo parent. I'm single parent. So, binabalance ko lang talaga lahat. And I'm very thankful na with my current company, hindi siya like the others na required ka pumasok every day. If naalala mo din dati, di ba? In our previous company, araw-araw ka papasok. Even if you're tired, even if malayo. Tapos graveyard ka kahit pa. May baha. Tapos babiyahe. Oo. Alam mo, isa ka sa immortal baha, na tao. Papasok pa rin. True. Immortal ka dapat, di ba? Tapos, yung environment mo doon, talagang aantukin ka. Yung challenges na gano'n kasi naka-aircon. Ang lakas, di ba? Na-aircon sa office, gano'n. Pero nowadays, the company that I'm working for right now allows me to work from home even before the pandemic. So, as a customer success liaison and project manager, it allows me to work remotely. So, work ako sa gabi and then sa umaga, that's the time I attend my classes. And don't get me wrong, hindi siya madali. Talagang at first, mag-a-adjust ka kasi nag-school ka. Alam, ang schedule ng college, iba-iba minsan ang class ko, 8:30 ng umaga. So after ng shift ko, matutulog lang ako ng 2 hours. Gising ako 8:30 hanggang 12 yan. And then minsan sa Friday, 1 p.m. yung class ko hanggang 4. Talagang yung body clock ko, sirang-sira siya. Pero alam mo, eventually, nasanay na ako. And if I look back, hindi naman siya kasing hirap nung pumapasok pa ako sa actual office kasi dito nasa bahay lang ako. So for all of the people out there who's listening, you take advantage nyo kung nakakapag-work from home kayo, take online courses, mag-enroll kayo kung afford nyo. Kung hindi naman, ang daming YouTube videos na pwede nyo i-follow na pwedeng i-enrich yung passion nyo or yung skill nyo. So that, I guess, my answer to your question. Ayan. I guess binigay mo na rin yung strategy to learn and do. I mean, still
how you can pursue yung passion mo, like go to YouTube or on other online platforms or probably people you would know and encourage you and support you to cultivate yung passion mo, yung gusto mong gawin. Uh-huh. And I like the idea you said na purpose in life, kasi I would also agree na we only have one purpose. If and you only have one life. True. Agree. You only have one life. And if you're gonna be given a chance to do what you love to do in a lifetime, and you're not gonna have another second life, mm-hmm. ano kaya yun? What would it be? Diba? Is that the question? The nasagot ko na kanina. Hindi. Gusto ko man itanong yun, pero we're mm-hmm. asking that to our audience. Probably just think about, like, kung if you've been you had this setback and you had this mistakes, failures, it's still not the end. Kasi you can start again. I mean, good thing about us humans, diba? We can still bounce back. Next day, start again. Diba? You get another life. As long as nagigising ka pa the next day, you can always start fresh. Correct. True. Now, Nancy, can you also tell us, like, ano yung your biggest mistake na you've gone through this journey and learned something from it na really beneficial sa'yo? Ngayon. Siguro, I guess, ang pinaka biggest life lesson ko currently at my age siguro is ang mundo natin, it doesn't just revolve around work. Kasi for the past decades, parang for me, na parang I was really pursuing to have a better life. Na wala na akong ginawa kundi mag-work. At the age of 19, nag-start na akong mag-work. And talagang wala na akong inatupag kung hindi pumasok sa work. Do your best at work. Be competitive at work. Ganyan na hindi ko na na-enjoy yung mga simple things in life, little things in life na dapat we are also appreciative and dapat binibigyan natin ng attention. So for the past decades na nag-work ako, nung a few years back, na-realize ko na this is not the life that I want to live kasi sobrang focused ko sa work. I became a different person. I became very stressful na tao. I became sobrang taong toxic in a relationship, as a mother, as a sibling. Hindi siya nakabuti sa akin. And yun yung isang regret ko, isang life lesson na natutunan ko na, alam mo yun, there are so much more out there rather than being a corporate slave, na dapat kahit ngayon at the present where we should be appreciating what we have instead of just thinking about things that we want in the future. Kasi kakaisip natin na, ay, gusto ko to in the future, hindi na natin na-appreciate lahat ng meron tayo. So ideally you have to appreciate what you have right now so that way you would And yun yung regret ko, ilang years kong na-ignore lahat ng mga bagay na meron ako na wala yung iba. Ilang years ko siyang na-ignore. Alam mo yun, isa yun sa mga oras na hindi ko na mababalik. Eh. Mga pagkakataon hindi ko na mababalik na isipin mo, I was so busy at work and syempre hindi naman ako masisisi since I'm a solo parent. Yung panganay ko, nung maliit siya, hindi ko na masyadong naasikaso or natutukan. Nung maliit siya, habang lumalaki siya, si Gwen, yung anak ko, laki-laki na niya ngayon. Na parang pag tinitignan ko siya, alam mo yun, parang I never really got the chance to spend a lot of time with you when you were small. Kasi wala na akong ginawa kundi matulog, work. Alam mo, siguro I could have done something better to be able to spend time with you before na hindi ko nagawa. Tapos ngayon, boom, ang laki na niya, di ba? Yun yung isa sa mga regret ko and life lesson. Ayun. So having the simplicity in life, like look around you, ano yung mga na may miss mo, na feeling mo na taken for granted? Like, I believe, relationship. Yung
yung the fact lang na, well, relationship, I am in a relationship. I'm actually engaged and very happy with my relationship right now. And alam mo yung parang feeling ko, ito na talaga to. Alam mo yun, na parang this is the right person for me. And totoo yung kasabihan na, alam mo, malalaman mo yung tamang tao para sa'yo. Malalaman mo talaga. You would know pag nandiyan na siya. Diba? So I know you know me then for decades. And you know that I've been in a lot of relationship in the past and it didn't work out well for me. Pero now, at my age, with my partner, alam ko ito na to. Things that natitake for granted siguro natin, not only me, pero alam ko ito yon, health. Alam mo nowadays, ang daming tinatamaan ng COVID at sakit. And even younger than me, they already passed away. So, yun yung mga, imagine mo, hindi natin naisip dati. Tapos ngayon, sobrang ingat natin. Tapos ngayon, na sanitize tayo ng sanitize ng lahat. Doon mo marirealize na, ang dumi-dumi pala natin dati. We're not sanitizing enough. Hindi yun, ganun diba? Kadumi siguro. Nung nagka-virus lang, lahat talaga nililinis mo na. Everyday, lahat, pati grocery, kahit biscuit lang yan, ini-sprayan mo. Pero dati, naku, di ba? Kahit yung biscuit nalaglag na sa station mo, kinakain mo pa din. Alam mo yung mga ganun. Doon ko na-realize na health is something that we took granted before. And now, some are maybe taking granted, taking it for granted. Ako, hindi ko siya tinitake for granted. Kung meron na, hindi ko na naisip yun eh. Like, everything that I currently have right now, talagang pinapagpasalamat ko siya. Alam mo yun, na-appreciate ko siya kung ano man yung current situation ko in my life, kung saan man ako nakatira ngayon. Actually, looking back, I'm still in a better place now compared to before. So, lahat ng everything around me, every people that I meet, everyone that I have in my life, talagang I don't take them from granted. Talagang I value them. Ayun. Yep. I believe relationship, health, that's one of the highest value orders. Kasi again, you can't contribute to the people around you, to your community you love to support without having a great health. And neither you would have a great relationship kung ikaw din may sakit, di ba? Ikaw yung binabantayan, mm-hmm. ikaw yung inaasikaso, you can't go to work, you can't pay your bills because people are taking care of you. So you gotta take care of yourself first. Number one rule. Mm-hmm. Take care of yourself first so you can take care of the people you really love. So thank you, Nancy. And can you tell me when a time na you felt discouraged, you felt na this is over, I can't do this, this craft, this art I have, it's a failure, or it's not gonna go anywhere? When did you, tell me about the time na naramdaman mo yung ganun? Actually, to be honest, if you are embarking on pursuing your craft, kahit anong craft pa yan, as a career, okay, you will have a lot of discouragement. You will be demotivated at times. There will be a lot of times you will be disheartened. Kasi, imagine, ang dami mong ginagawa. You spent money. Ibang puhunan mo pa lang na nilagay mo sa artwork mo. Tapos, nakatenga lang dyan. Walang bumili. Diba? Sometimes, naisip mo, bakit ganoon, 3 months na wala man nang bumibili ng gawa ko, hindi ba maganda, hindi ba nila gusto? Minsan papasok sa isip mo yon, tapos may kita mo pag tumadami na sila, may isip mo, baka siguro itigil ko na kasi hindi naman siya mabenta sa market. Stop. Kasi yan yung isa sa mga bagay na kapag finid mo sa sarili mo, na parang nga nagsasayang lang ako ng puhunan dito kasi hindi naman nabibenta, yan yung isa sa mga pumapatay ng passion mo eh. Pumapatay sa pangarap mo. Don't be disheartened. May mga panahon talaga na matumal ang business. May panahon na okay ang business. Panahon yan. And sabi nga nila, lahat ng artwork mo, meron talaga yung sarili niyang
tahanan or art collector, meron talagang nakatalagang tao para dyan. Alam mo, sa totoo lang, may mga painting ako na it took 6 months bago siya mabenta. Alam mo yun, it took 6 months bago siya mabili. So, kung ikaw, naisip mo na, ay, parang 3 buwan na nakatenggalan siya, tapos syempre, gumagawa ka every week, tapos nakikita mo, dumadami lang sila, tapos madi-disheartened ka, diba? So, inandyan ka na, sayang naman. Alam mo, you don't feed those negative things playing in your head. Ah, baka walang may gusto nito. Mag-antay ka lang, be patient. Alam mo yun. And hindi naman yung artwork mo ang maglalakad para sa sarili niya. You also have to take your part. You also have to market your craft and your artwork. I agree na every art is not for everybody. Diba? So, totoo yun. May diba? Kanya-kanya kasing taste yung tao. Correct. And like bands or like the job itself or career you're trying to pursue, it's not for everybody, diba? So hindi para sa lahat. So the idea na okay, I have a great painting here, I'm gonna share it to the world, here's what I got, then buy it. No. Oh, and minsan alam mo yun, parang when I offer my artwork sa mga Facebook groups, sometimes ang mga nagla-like lang dyan, 3, 1, minsan wala. Alam mo yon. And don't be discouraged kasi pag tingin mo sa groups, there are 30,000 members tas ni isa walang nag-like ng gawa mo. Minsan may mga araw na ganun, may experience mo talaga yan in your journey. And you don't stop kasi paano kung tumigil ka and then kinabukasan, nandyan na pala yung buyer na hinahanap mo. Di sayang, di ba? Ayun, you just have to be patient. Ayun. Yep. Agree. And sabi nga natin, yung art, it's not everybody. We're nandito kasi tayo dito sa digital world na it's, yung metrics na we're trying to measure is about the likes, the heart. Sometimes mm-hmm. we're missing yung connection, real connection. Like you talk to these people, they have their own story, they have their own emotion that just resonate dun sa art mo. Probably that's the key, di ba? Probably that's the recipe you're trying to achieve. Kasi not art is, sabi nga, for everybody, di ba? Like the president, kahit presidente na siya, hindi lahat ng tao gusto sa kanya. Di ba? So we have, may kanya-kanya tayong paborito, may kanya-kanya tayong biases, may kanya-kanya tayong own likes and dislikes. So we can't have everybody assume na they like what you do. Mm-hmm. So this is not for everybody, but agree, Nancy. Can you also tell me like those probably 2 or 3 people na inspired you to continue this passion or your craft that you're doing right now? Like they have anybody, probably 2 to 3 people na supported you along the way? People that inspired me to continue my passion is first, is my partner. Alam mo yung partner ko, right now, my fiance is very supportive sa art ko. Actually, tinutulungan niya mag-deliver. Sasakyan niya yung lagi namin gamit. Alam mo yung parang, although he's not really artsy, he understands na this is my passion and in the future, this will put food on our table. So he supports me. He's very supportive sa art. And sometimes, papakita ko sa kanya muna yung gawa. Tatanong ko, maganda ba? May kulang ba? Ganon. So he's very supportive. He even sometimes shares dun sa tuition ko kasi alam niya I'm involved in fine arts. He also chips in with my tuition. So ganon siya ka-supportive sa akin. So he's one of the people na who supporting my passion at the same time who inspires me na hindi tumigil kasi at some point, someday, what if something happens? Hopefully, wag naman. And I need to be the one to support him pag matanda na kami. So naisip ko yun na when we get older, hindi naman pwedeng aasa lang kami sa mga anak namin pag matanda na kami. So, it inspired me and motivated me to pursue this passion. Kasi, alam mo, kahit matanda ka na, 60 ka na, 70 ka na, basta yung nagpipinta ka pa din at may bumibili, the income will still flow. Diba? And second, the people that inspired me is yung mga anak ko.
especially yung panganay ko, I want to set a good example to her, how it's like to be an artist and how it's like to pursue your passion. Yung anak ko, tinutulungan niya ako magpalit ng mga painting, tinutulungan niya ako mag-load sa kotse. Minsan, pag wala ko dito sa bahay, PPM ko lang siya, I will give her the instruction na, alam mo ba yung painting na ganito, yung nakatabi doon, ilabas mo, balutin mo, tapos pipick up yung ilalamove yan. Alam mo yung parang, tinuturuan ko na rin siya at the same time na how it works, how this business roll. And sometimes pag nagde-deliver kami, sinasama ko siya kaharap ng customer. And she sees na I am talking to the customer, I build rapport. Oh ma'am, ito po yung painting, buksan natin. Ganon. Tignan nyo, sana magustuhan nyo, ganon. Tapos sabihin ko sa kanya, ganyan pag may pag-usap ka sa customer. Ganyan, dapat you smile. Tapos dapat pag nagdating ka ng painting, dala mo yung certificate, ganon. So, she's one of the people that also inspires me na I need to be a good example in what I do. And then last is my grandfather. Kung hindi niyo man na a lot of people doesn't know this. Yung lolo ko, ano pala siya, I also just found out, medyo matanda na rin ako. He's a professional watercolor artist. Ang dami na niya ng exhibition. And ano siya talaga, professor siya ng fine arts sa Shanghai before. So since my dad is and my granddad, both of them are from China. Ano talaga siya? He's ang tawag nga sa kanya, Master Lai Yokai. Kasi ano siya, he's a real professional artist and his works are also, yung iba na sa gallery in the US, ganun. Meron siyang, he held a lot of exhibit when he was alive. So I think namana ko yun. Siya yung nagpamana sa akin itong skill niya po. Ayun. So he inspired me and I always include him whenever I introduce myself, although hindi ko siya na-meet. He's the one that I'm very thankful for kasi alam ko sa kanya talaga nang galing tong genes na to and tong passion na to in art. Ayun. Ayun. So, parang meron ka ng family business, ika nga. Meron kang tao sa logistic, meron kang tao sa customer service, customer support. You have yung ikaw yung gumagawa ng product to deliver it. So it's good that you have a support system too. Not just an inspiration. Like you have a support system that helps you, di ba, to carry on. Kasi totoo, I mean, it's hard to just do it yourself, eh, di ba? I mean, when you're starting, like alam naman natin dito, like especially digital age, we do the solopreneur. Pero it's good na you have people around you na could work with you, understand you, and support yung gusto mong, yung gustong ginagawa mo. So, and you're very lucky na may mga taong kasama ka. And these people are the ones that you, na dapat lagi mong kasama. So, di ba sabi nga nila is, you're the average of the five people you're always with. Kung gusto mo nang success, but then you have to, you know, be around with people na ang gusto is success. Like yung gusto yung direction na tatahakin mo. Regardless kung ano yung outcome, we want to ensure na you're still go heading towards that direction. Diba? So, now, Nancy, I would also love to hear yung, kunwari, I mean, diba, you've given a strategy earlier na look for sa YouTube and stuff. Pero kunwari, like, I'm just a beginner and I want to just start art now. Ano yung mga practical steps na pwede ko pang gawin? Maliban sa panood sa ng videos or, you know, ano pa yung mga pwedeng recipe na pwede kong, or ingredients na pwede kong add sa recipe ko na feeling ko makakatulong siya along the way just to pursue your career, not just the art, probably yung passion you want to pursue? That's a good question. Alam mo, being an artist is not just about yung skill mo ng pagpinta mismo. If you're a beginner, I suggest you study yung mga basic technicalities muna. Color combination. You also need to learn
materials, which is very important. We are in the Philippines. Ano ba ang mga art materials na pwede mong pagkuhaan? Na if you are just starting out to practice, meron tayong mga tinatawag na student grade materials na they're more affordable and you can buy them just to practice and to enhance your skill and then move on to a professional grade ng mga art materials. Kailangan, alam mo ba, alam mo kung ano yung magiging forte mong what we call medium, pang watercolor pa ba, pang acrylic, pang oil, graphite, charcoal. Ang dami kasing medium out there and you need to find ano ba talaga yung magiging forte mo sa lahat ng yon. So, yan ang pinaka-importante as a beginning artist na gusto mo i-take yung career. Alamin mo, try mo silang lahat ng medium that I mentioned. Ako, ginawa ko yun. I tried them all and I found out what mediums work for me. So, doon ko nalaman na I'm an illustrator. So, ang medium na gamit ko is water media, watercolor, and gouache. Yan yung isa sa mga palagi kong ginagamit and ino-offer na medium na gagamitin sa mga nagpapakomisyon. And then second is acrylic sa canvas. So, kasi pag artist ka, if you want to take that career, okay, hindi naman ako pwedeng pinta ng pinta tapos hindi naman siya nabibenta. So, for a starter, mag-practice ka muna. You really need to hone your skill. And pag nandun ka na sa level na pinakita mo siya sa iba and sabi nila, oh, maganda yan. And then you're already at the level na sa mga nagko-comment ng mga tao is that pwede mo na siyang ibenta. Ibig sabihin, nandun ka na sa level that you can kickstart this kind of career. Ayun. So as a beginner, know the basic stuff. There you have it, ladies and gentlemen. That's high level. High level na. Actually, pwede mong post sa YouTube siguro yan para mapanood ng iba. So, learn the basic. Learn what yung gusto mo talaga. Probably sit down and try to talk to yourself. Like, di ba? Parang yung passion eh. You have to really know yourself first. Kung ano talaga yung gusto mo. Ano yung talagang what really ticks you. Di ba? What moves you. What ano ba talaga yung gusto mo? Hindi pwedeng yung may nakita ka sa social media, may nagpost dito, oy, gusto ko nun. Or may nagpost sa feed mo, sa Facebook mo, then gusto ko din nun. Kasi akala mo yun yung social norm. Like, everybody's doing it, medyo hot, yung medyo sexy yung entrepreneurship, like yung putting up a business, gusto kong magkaroon ng sarili kong passion. Pero, ano ba talaga yung gusto mo? Parang yun yung idea. Like, you can't just do what other people is doing. Sabi nga nila, if you are, everybody's going left and you're doing right. I mean, towards right, going right, then probably you're probably right, di ba? Kasi, I mean, hindi lahat ng ginagawa natin yan, like yung may corporate job, may side hustle. Di ba? Nagising tayo sa idea na, oh, Pinoy tayo, magtrabaho tayo. Diba? Pinoy tayo hanggang dyan ka lang. Paycheck to paycheck, steady ka lang dyan. You can't... Coach, imagine mo before, when wala pa tong pandemic, wala pang side hustle, tayo, when we were still co-workers in our previous company, ang dami nating ka-office mate sila, mami, ang daming binibenta, mga chicharon, mga ganun. And alam mo yun, hindi natin ginagawa yun kasi baka inisip natin, kasi pang mami, side hustle yan, magbenta na chicharon. Parang it doesn't fit me kasi I'm still baguettes, yung mga ganun, or nakakailang magbenta. Diba? Pero pag nag-mature-mature ka na talaga, alam mo yung maisip mo na, alam mo yung I don't want to be just in this corporate industry for a very long time. I need to get out of this at some point. Diba? So, kaya dun papasok yung pagiging creative mo, dun papasok yung pagiging madiskarte mo. Yeah. True. And nandun din tayo sa idea na pag nasa corporate job tayo, we climb the social economic ladder just to, you know, probably that's the success, di ba? Yung sinasabi sa atin, like, you wanna be a leader someday, probably a manager, director, di ba? So on and so forth. It's the boss's ass para makarating ka dun sa position na yon, di ba? True. And probably you're gonna be the CEO someday, but it's rarely gonna happen. Like, yung chance mo, baka makidlatan ka pa dyan, mas mataas.
Di ba? Mas mataas pa yung chance na makiklatan ka dyan. Higher chances na tamahan ka ng kidlat kesa maging CEO or director ka ng ano, ng kampanyang pinatatrabahan mo. Correct. And probably yun yung na, yung tradition natin as a Pinoy, like Filipino context, sa workforce, as a workforce or sa workplace natin na parang, okay, study school para you get better job or good paying job, and then probably feed your family and then retire when you have some, but, and then die with all you have, di ba? Pero, it's that probably wala tayo sa idea na it's more about contribution, di ba? It's about contribution. Like, may mga tao dyan na you have a million pesos sa bank account, pero miserable. Probably... Or may sakit. May sakit, exacto. May sakit. Aanuin mo yun kung probably if the rest ng nasa circle mo suffers. Diba? So I'd rather have probably 30. Would you say 30 safe? Magana 50K sa monthly income. That's fine with me. But I love what I do. And my health is doing good, my relationship doesn't suffer, and your product contribute. Is not compromising the quality. Alam mo, may i-share ako. As an aspiring writers, kapag nagsisimula ka pa lang sa career na to, you will be tempted na mag mass produce dahil ang dami nang kumo-contact sa iyo ng mga magpapakomisyon and gusto mo silang lahat tugunan. And you can't do it by yourself. So, matatempt ka sa ganung point, pero alam mo yun, you just have to manage your time and do not ever sacrifice yung quality ng gawa mo just to provide to all of them. Kasi kung willing talaga yung client na yan na magpa-commission sa'yo, mag-aantay talaga yan. Nang turn niya para yung kanyang pinapagawa is magawa mo na finally. So, ayun. Gusto ko yun. Just a tip. Mm-hmm. Gusto ko yun. Parang right relationship, there's a perfect time para doon. So, yun, narinig nyo guys na hindi naman kailangan na you do mass produce nung artwork mo. Probably you just have to find yung not just good, probably better clients, diba? Kasi you can't have thousands of clients or people to serve kasi you just have limited resources. Yung time natin, very limited. And kung gagawin mo yan, I don't know, probably yung health mo naman suffers. And probably you don't have time to the... Yung mental state mo, yung pressure na may deadline ka when you do commission, it will really rub in. So, kailangan din na meron kang self, yung me time, your own time, hindi lang puro pagpipinta, hindi lang puro work. Kailangan nagbibigay ka ng sariling time na wala kang ginagawa, na ini-enjoy mo na manood ka lang ng k-drama, ganun. Ginagawa ko yun. Hindi naman ako talaga palaging sabihin mo na what do you do during your free time? Tapos sasabihin ko sa'yo na nagpipaint lang ako. Hindi totoo yun. Nanonood din ako ng mga k-drama, nagbababad din ako sa Netflix. I still do other things. Hindi lang talaga pagpipaint. Agree. And yun din yung nangyari ngayon sa atin sa corporate world, di ba? Like parang bahay, trabaho. So nawawala na yung sense of personality mo. Like parang ang idea is you just have to work so you get paid and pay your bills. Yun ang vicious cycle eh. Paikot-ikot lang. Na, or it's tempting na probably I just wanna be, someday I wanna get promoted and get more and then you spend more, then you have good, better money. Alam mo, spend I agree. More. Parang if you are an employee, yun yung may isip mo dati na parang ang goal mo in life is mapromote. Dati ganyan din ako, pero nung medyo, alam mo yun, after years of working and medyo nag-mature na ako, naisip ko na hindi na ako ganun kasing competitive katulad nung mga younger days ko na parang kailangan ma-promote ako, kailangan makita ng mga friends ko na promoted na naman ako, makita ng mga ka-promoted na naman. Hindi na ganun yung goal ko na parang sila,
yes, I'm happy for them that they're excelling in their corporate career. I'm honestly happy for them. Pero yung league ko kasi, yung track ko, nasa iba na. Alam mo yun? Iba na yung kinakareer ko. Hindi na ako nakipag-compete sa kanila. Alam mo yun? It just resonates then sa akin na parang there was a time na parang when we started, especially when we were young, na parang when we step into the corporate world, okay, parang gusto ko yung nakasuit na yon. And probably that's the ideal man or woman na gusto kong gayahin. But eventually, I agree, as you mature enough and you have this passion sa side, I mean, it clouds you, eh, di ba? It clouds you yung idea na parang, okay, pag nandito na ako, all I have to do is do good, give all the things na yung hinihingi ng boss ko, and then suddenly, one day, just one day, I might be promoted. And then one day, I might be promoted again, one day, promoted again. Nandun tayo sa yun, cycle na yung idea na when I do good now, I might end up good. Pero probably that's not for you. And that's probably not for everybody. And you rather, may alternative tayo. We have this alternative. Yung ginagawa natin yan, yung ginagawa mo, and others na risky, di ba? It's risky, eh, di ba? This is art. Yung what we're doing, it's really art kasi it's risky. It's not for everybody. Not everybody would love what we do, and probably there are people who will ridicule us, discourage us, diba, would say na that's just art, you're not gonna get, diba, wala akong makukuha ng pera diyan, totoo yan, kasi that was the yun sinabi sa akin. Makasi yan. Parang ano siya, stigma yan ng mga Pinoy natin. Na pag sinabi nila na, anong gusto mo pag nag-college ka, anong course ang kukunin mo? Pag sinabi mo, fine arts, major in painting. So parang they have this impression na, pag artist ka, magugutom ka, walang pera dyan. Ganun eh. Pero ako na nagsasabi ha, sa simula talaga, pag nagsisimula ka sa artist at nagbebenta ng mga obra mo, matumal pa talaga. Kasi hindi naman yan parang mag-flourish agad eh. Alam mo yung parang it's a trial and error muna sa simula. And now na siguro mga ilang years ko na siya ginagawa, lalo na nung nag-start yung pandemic na talagang nasa bahay lang ako, naka-focus lang ako mag-paint, kumikita naman siya. I mean, minsan pa nga yung kinikita ko sa ginagawa ko ngayon is mas malaki pa sa sinasahod ko every quincenas. Mas malaki pa siya sa sin ano, ang daming naipundar ng pagbebenta o ng painting simula nung nag-lockdown, kasi yung bahay na kinuha ko for my family, ang pinang-down ko doon is yung salary ko from the corporate job, pero the rest, tuition namin, mag-ina, grocery namin, rent namin dito sa apartment, allowance ng tatay ko, kinukuha ko na siya dun sa perang pumapasok sa aking pagiging artist. And yung renovation ng bahay ngayon, kasi syempre, if you get a rent-to-own house, yung monthly amortization yan, yes, I pay for that. Ako yung babayan nun out of my corporate salary. And yung pa-renovate, which is ongoing right now, ang pinagkukuhaan ko ng pag-renovate ng bahay is yung kinikita ko sa pagbebenta ng mga painting. So again, hindi totoo na pag-artist ka, magbutong ka. Hindi totoo na pag pinurso mo yung passion mo na yan, wala kang mararating. It's not going to put food on your table. That's wrong. Kasi ang dami kong colleague or artist na kakilala na full-time na silang artist. At finally, nakawala na sila dun sa dati nilang job. And hopefully someday, dumating din ako doon. Alam mo yun. We just have to keep dreaming. One day, we'll get there. Ayun. I honestly have goosebumps na yun. Dream. Still dream. Mm-hmm. One day, you're gonna get there. I love the idea na, yes, don't just quit. Kasi
yun nga, totoo, baka yung next craft, next video, next podcast, next art, you put it out there, probably the next, your first breakthrough, diba? So we've debunked yung myth about yung idea, yung notion na if you're a fine art, walang pera dyan. Pero ikaw, Nancy, do you have personally any myth na you wanna debunk na when you pursue your career or your professional, like yung professional as an artist, ano yung mga myth na pwede mo i-debunk sa mga katulad ko gusto kong maging artist one day? Actually, ang isa sa mga debate na napapansin ko in the art industry is kapag abstract artist ka, it's not real art daw. Kasi parang mga kulay lang yan na magkakasama sa canvas. Alam mo yun, na parang andali lang ginawa. Hindi kasi yung ganun lang. Alam mo yung parang it takes skill and a good eye for you to put colors in canvas na if you step back and look at it, na ang ganda niya pag buo na siya. Kasi yung ibang mga traditional artists, ang magaling sa kanila yung realism, yung kaya nila mag-drawing na parang realistic talaga. And that is true. Hanga talaga ako sa mga ganun. Pero I want to encourage everyone na kung hindi mo kaya yon, but in your heart, you are still an artist and you want to create. And you want to be creative, you want to stay with art. And ang kaya mo lang gawin is what? Mag-abstract, mag-cartoonist ka man. Then go. It's still art. Alam mo yon. Hindi porket na ganyan lang yung kaya mong gawin, eh, hindi na yung art dahil hindi siya kasing level ng mga nag-realism. Hindi yun totoo. That's something that I want to get out there. Okay? True. And this is probably yun nga, lagi natin sinasabi is it just piliin mo yung gusto mo. I mean, not everybody has the same skills or talent na binigay sa'yo. We have our unique gift. Just use it wisely. Probably, sabi nga, sit down, be on a silent room, magpulong ka dyan, sara mo yung bintana, patay mo yung wifi, turn off mo yung social media, kausapin mo yung sarili mo. And probably one day you're really gonna find your purpose in life. Nancy, and honestly, one last thing, as an artist, may kasabihan sila na kailangan makuha, you have to find your own style, na pagka nakita ng ibang tao yung artwork mo, ay alam nila kay Nancy yan. May ganun, di ba? Kailangan, ako honestly, ilang taon na ako nagpe-paint, hindi ko pa rin na-determine kung ano talaga yung art style ko, kasi it takes years and years para mahanap mo yung identity mo sa art. So, pag nakita mo yung mga gawa nila Picasso, alam mo kay Picasso yan. Pag nakita mo yung mga gawa ni Arturo Luz sa mga gallery, alam mo siya yon. I'm still on that journey. Kahit ilang years na ako nagpe-paint, hinahanap ko pa din kung ano yung Nancy Lee art. Na pag nakita niya yan, in the future, ay, kay Nancy yan. Alam mo yon, masasabi mo ganun. I'm still looking for that. Para siyang don't fall in sa trap ng quick scheme art. Tawag nila quick money, quick scheme, or whatever. Pero huwag ka magmadali. Sabi nga, practice. Practice lang. Kung wala ka pang signature craft, it's okay. I mean, wala namang masama. Enjoy wala mo lang. True. Walang nagmamadali sa'yo. Walang sabi sa'yo, uy, gusto ko yung signature mo ngayon na. Gawin mo na. No, you don't have to wait, or you don't need somebody else's permission or approval just to do what you're doing. You just have to put it out there. Sabi nga, yung book ni Malcolm Gladwell, like yung 10,000 hours. Do the 10,000 hours, do the craft. Probably it's gonna take you 3 years to get that signature art or craft of yours. That's okay. Wala naman nagmamadali sa'yo. But just take time. Just put it out there and may naghihintay sa'yo. May mga taong naghihintay sa'yo. May community na may maniniwala sa'yo. There's probably kahit few, just few. Hindi naman kailangan marami. Diba? There's probably small viable audience na could just
serves you well and can put food on your table and probably quit your job someday. I highly agree on that. Dun sa part na sinabi mo na you just need a certain amount of people. Alam mo, in a month, I only need a certain amount of commission para i-cover lahat ng bills ko. Hindi ko kailangan mag-mass produce. Hindi ko kailangan na i-fulfill lahat ng mga commission in that month sa lahat ng customer or sa lahat ng mga art collectors or client. I just need a certain people na kailangan kong gawa ng artwork for a month. See? It's a gem. Diba? Nandito tayo nga sa notion, nandito tayo sa social comparison na we need bigger audience, we need 1 million views, we need like hit like a rock star or sexy artist dyan out there. But that's untrue. Kasi real art probably just need few people to touch, diba? Touch their lives, change, influence them, and probably make them a true fan of yours. Agree. Just to wrap it up, Nancy, and we can do this all day. We can talk mm-hmm. about your work, our work, all day. But I wanna ask this question sa'yo. Bakit at para kanino mo to ginagawa? Yung art that you do? It's for everyone. When I say everyone, this is a legacy that I want to live. Iiwan sa lahat. Kasi isang beses lang ako mabubuhay sa earth na to. So gusto ko when I leave this planet, when I leave this earth someday, maiwan ko siya. Maiwan ko yung legacy ko sa mga next generation na mga kaabu-abuhan ko na indola ko, ganyan, ganyan. Alam mo yon na makita pa rin nila yung obra ko kasi honestly, ang mga painting, they last for what? 100 years, 1,000 years, yung mga gawa nila, yung mga minensyo, mga Picasso, yung mga Leonardo da Vinci, sobrang tagal na, buhay pa din. So, I want to leave a mark on this planet. So, I am doing this for everyone. I want people to be happy. Well, at the same time, I'm doing this for my family. Pero, in general, I want everyone to enjoy my art. Wow, sabi ko nga literal may goosebumps ako. Seryoso 'yun. Para akong dinaanan ng mga sandamakmak na langgam or gagamba sa face ko. So, yeah, swear. It's a lovely discussion and you wanna leave a legacy, 'di ba? I would agree. 'Yun yung gusto nating gawin na kung mawawala ka ba ngayon. Kung mawawala tayo ngayon, ano kaya yung sasabihin sa'yo ng mga taong iniwan mo? Yung mga, kahit yung mga malalapit na lang sa'yo, yung mga mahal mo sa buhay, na when the moment you leave this earth and go up there or somewhere, whatever, ano kaya yung magandang maririnig mo? If you're up there and listening, like, ano kaya nagawang maganda ni Nancy? Ano kaya nagawa nung lola namin? Ano pa yung magagawa natin? And again, it's not that, you know, dream big. You just have to start small and start dreaming. Kasi one day you're gonna get there. Again, if you have a good sense of direction, but di ba, wala kang like you need compass eh. Diba? You need a compass kung saan ka papunta. Kung may kung kahit wala kang patutunguhan. I mean, kung kahit wala kang compass, kung alam mo yung direction mo, you're gonna get there. Diba? Mm-hmm. You're gonna get there. So, kahit maligaw-ligaw ka, papunta ka ng Mandaluyong, basta ang alam mo, papuntang Mandaluyong, kahit mapunta ka pa ng Bulacan or dumaan ka ng maraming city, makakarating ka pa din doon. Punta ka ng EDSA, Magallanes, punta ka ng Boni, that's your destination, that's your direction. You're gonna get there as long na alam mo yung direction mo. So, there you have it, guys. Again, I've literally had a goosebump and I don't know, I just really love yung topic about art, about a single parent, coming from a corporate job,
and pursuing her passion sa art and love what she's doing and has a support system that really, really support her in a sense. Here you have it, guys. Again, Nancy Lee. One last thing. Saan or paano kanila ma-contact or hanapin? Social media, Facebook, Twitter, kahit ano man. Yes, I do. You guys can look for me on Facebook. You can just type in Nancy Lee Fine Art and lalabas na yung page ko. I also have an Instagram. Please follow me. I'm almost there in reaching 1,000 followers. So you can just type in artist underscore artist and then at sign artist underscore Nancy Lee. Ayun, sorry. So ayun, artist underscore Nancy Lee, and then that's my IG profile. I don't use Twitter that much, so I just only keep my Facebook and Instagram. Ayun. Yun. So I'll probably put it in the show notes later. If we're gonna post this sa all podcast directories natin, or probably we'll post it sa show notes. And there you have it, guys. So please follow Nancy if you love art or you just wanna study art and probably just a hobby. It's okay. Just connect with her and you're gonna learn a lot from our discussion today. And Nancy, maraming salamat. It's an honor to be with you. Thank you, Ben, for having me tonight. I really appreciate your time. I appreciate you scheduling this. So guys, if my interview ulit kayo or my interview kayo someday, then you will definitely enjoy and benefit from this conversation. Thank you again for having me tonight, and happy weekend. It's Friday. Yep, let's enjoy the weekend, and thank you guys. Have a good day too. Good night. Bye. So there you have it, guys. I hope nag-enjoy kayo sa episode namin today with Nancy Lee. So sobra, it was a very great discussion about pursuing your passion and your purpose. Para sa akin, meron akong mga takeaway. Ang mga takeaway ko, unang-una, you have to know yourself. Kilalan mo muna yung sarili mo. Tignan mo ano yung mga skills mo, yung talent mo, your gift, and hone your skills. Kasi kung kilala mo yung sarili mo, mas madali mong ma-fulfill or ma-pursue yung gusto mo sa buhay. So have clarity in mind. Napaka-importante. Number two is have a support system. So yung mga support system mo, like your family, your either your parents, your loved ones, like your partner in life, or yung mga kid mo sa bahay, your children, can help you with your success. So very, very critical. It's important na meron kang masasandalan pag kailangan mo ng tulong. And lastly, practice. You have to practice your craft, your skill, your gift, your talent. Sabi ko nga, by book of Malcolm Gladwell, 10,000 hours. You have to put in the work. Sometimes it's messy, mahirap, pero you don't have to quit. Yung magagaling na mga artists, mga athlete, yung mga entrepreneurs, they had put in the work. So it's gonna take few years for you to hone your skills, but you have to pursue and continue. So if you have enjoyed the episode, I know you're gonna enjoy the next episode we have with Michelle Anulin Pascual. It's talking about how to pursue yung business mo, how to still thrive kahit nasa overseas ka, nagtatrabaho ka sa ibang bansa. You can still continue your
passion sa business na gusto mo or you really love and continue helping others too. So if you love this episode, please share it sa loved ones nyo and please subscribe sa podcast kung saan mo man to kino-consume. And if you have any questions, feel free to reach out to me sa social media ko, which is Den Ambyong sa Facebook. And you can also send us an email, trabaho.ph@gmail.com. So that's it for today, guys. Maraming salamat at ingat kayo. Tara at tumika.